Welcome to the third general type of transaction with regards to VAT ability, the zero-rated transactions. So far, yung mga napag-aralan natin, we are applying 12% VAT doon sa mga transactions na subject to VAT. And syempre, kapag ka-exempt, tulad nung sa previous discussion bago ito, hindi tayo naglalagay ng kahit anong VAT. Therefore, 12% yung usual na ginagamit. Pero in other cases, in special instances, meron tayong ina-apply na ibang rate which is yung 0%. Kaya tinatawag itong zero-rated VAT, zero-rated transactions dahil instead of using 12%, okay, we are using 0% VAT rate. I know we may all be wondering, bakit nga ba merong tayong tinatawag na 0% VAT rate? No? So, sasagutin natin yung tanong na yung why. Pero, unahin na muna nating i-discuss kung ano-ano ba muna yung mga transaksyon na subject sa 0% VAT rate. Same goes with exempt transactions, no? This is an exhaustive list, kaya iisa-isahin natin itong mga to, starting with ito. Letter A. Services other than processing, manufacturing or repacking rendered to a person engaged in business conducted outside the Philippines or to a non-resident person engaged in business who is outside the Philippines, when the services are performed, the consideration for which is paid for in acceptable foreign currency and accounted for in accordance with the rules and regulations of the Banco Central ng Pilipinas or BSP. Ang ibig sabihin nito, yung mga services daw, okay? Yung mga services daw na pinrovide sa mga persons engaged in business conducted outside the Philippines o doon sa mga non-resident person na engaged in business outside the Philippines kapag yung services na yun ay performed at binayaran in acceptable foreign currency ay subject to zero rated. Pero excluding dito yung ito, other than processing, manufacturing or repacking. Ayan. Ang magiging keywords natin dito ay services to a person engaged in business outside the Philippines. Yan lang. Letter B, services rendered to persons or entities whose exemption under special laws or international agreements to which the Philippines is a signatory effectively subjects the supply of such services to 0% rate. This provision states doon sa mga nagbe-benefit sa mga international agreements. So, ang keyword natin is international agreements. If the agreement say so, then subject to zero rated. Letter C, services rendered to persons engaged in international shipping or air transport operations, including leases of property for use thereof, provided that these services shall be exclusively for international shipping or air transport operations. Mga serbisyo daw, okay? Mga serbisyo sa mga persons engaged in international shipping or air transport operation. As long as yung serbisyo na yon, okay, ay gagamitin nila para lang sa kanilang international shipping or air transport operations. International. Ang keyword natin dito is exclusively for international. Yan, exclusively for international. Letter D, transport of passengers and cargo by domestic air or sea carriers from the Philippines to a foreign country. Okay? Ang keyword natin dito is foreign country. Foreign country. Okay? Transport of passengers, tao, and cargo by domestic air or sea carriers from the Philippines to a foreign country. Domestic ka? Domestic carriers. Air or sea carriers. Hindi land, di ba? Kasi syempre, hindi ka naman makapunta sa ibang bansa, true land, archipelago tayo. Letter E, sale of power or fuel generated through renewable sources of energy, such as but not limited to biomass, solar, wind, hydropower,
geothermal and steam, ocean energy, and other shipping sources using technologies such as fuel cells and hydrogen fuels. Provided, however, that zero rating shall apply strictly to the sale of power or fuel generated through renewable sources of energy and shall not extend to the sale of services related to the maintenance or operation of plants generating said power. Sale, okay? Sale of power or fuel through renewable sources of energy. Yan yung keyword natin para dito. And tandaan na itong provision na to ay hindi nag-e-extend, sabi, shall not extend doon sa mga sale of services na related sa pagme-maintena at operasyon ng mga plantang nagje-generate ng renewable sources of energy. It is strictly doon sa sale of power or fuel generated through renewable sources of energy. The sale and actual shipment of goods from the Philippines to a foreign country, irrespective of any shipping arrangement that may be agreed upon, which may influence or determine the transfer of ownership of the goods so exported, paid in acceptable foreign currency or its equivalent in goods or services and accounted for in accordance with the rules and regulations of the Banco Central ng Pilipinas. Ang ibig sabihin nito, ayan, sale and shipment daw of goods from the Philippines to a foreign country. Okay, export. Okay, export yan. Export. Now, ang keyword natin dito is yung sale to a foreign country. Okay. Sana sinusulat mo or hina-highlightan mo sa notes mo yung mga keywords natin kasi gagamitin natin yan to understand why there is zero-rated transactions. Letter G, the sale of goods, supplies, equipment, and fuel to persons engaged in international shipping or international air transport operations, provided that the goods, supplies, equipment, and fuel shall be used exclusively for international shipping or air transport operations. Hawig dun sa letter C natin kanina, no? So, mga binebenta daw na goods, supplies, and equipment, and fuel doon sa engaged in international shipping or international air transport operations. Pero itong mga operations na to na pinaggamitan ng said goods, supplies, equipment, and fuel ay dapat exclusively daw doon sa kanilang international shipping or air transport operations. Provided that the same is limited to goods, supplies, equipment, and fuel that shall be used in the transport of goods and passengers from a port in the Philippines directly to a foreign port or vice versa without docking or stopping at any port in the Philippines, unless the docking or stopping at any other Philippine port is for the purposes of unloading passengers and or cargoes that originated from abroad or to load passengers and or cargoes bound for abroad, provided further that if any portion of such fuel, goods, or supplies is used for purposes other than the mentioned in this paragraph, such portion of fuel, goods, and supplies shall be subject to 12% output VAT. So, this necessitates an explanation. Mahaba-haba itong letter G. For example, we have port A, port B. Okay? And ports A and B are both in the Philippines. And then, dumating si barko. Okay? Barko. Ayan, mukhang bangka, pero barko. Dumating siya sa port A. Ito, nanggaling sa ibang bansa. Now, si barkong yan ay naglalaman, okay, ng mga goods, no? And passengers na galing sa ibang bansa. Nagpunta siya sa port A. Tapos, yung mga dala niyang cargoes and passengers, yan, kanya nang inilabas. Kasi galing nga si Bumasa, inupunta ng Pilipinas. Tapos, nag-refuel si barko sa port A. Tapos, bumili siya ng mga supplies niya. Ang sabi dito, if, una, palitan natin ng color blue, umalis na siya at pumunta doon sa ibang bansa para dalin
Yung mga panibagong passengers na sumakay sa Port A at mga panibagong goods na pumasok galing sa Port A, ayon ay zero rated. Okay? So, isang port lang, pumunta siya dito sa Pilipinas, nag-unload, nag-reload ng mga cargoes and passengers, and bumili ng supplies. Yung mga supplies na binili niya, fuel and equipments, ay zero rated. Ngayon, nire-recognize na it is possible na from Port A, after niya mag-reload ng cargoes and passengers at bumili ng mga supplies, nagpunta siya sa Port B. Dahil yung ibang pasahero niyang originally galing sa ibang bansa, hindi naman sa Port A ang punta, rather sa Port B. Kaya sa Port B pa lang sila lalabas. Okay? Ang sabi dito, kapag daw yung mga pumasok sa Port A, yung mga sumakay lang sa Port A, ay bumaba sa Port B, sakay nung barkong galing sa ibang bansa, yung corresponding purchases nila for that operations for those passengers ay subject to 12% but hindi zero rated. Pero kapag yung mga pumasok sa Port A, okay, kapag yung mga pumasok, mga bagong sakay sa Port A, mga bagong cargo sa Port A, ay hindi bumaba sa Port B dahil their original destination ay sa ibang bansa talaga, yun lang yung masasubject sa zero rated. So, ano yung napapansin nating similarity dun sa letter C kanina? So, dapat, para ma-exempt, okay, yung mga ganitong instances, yung mga sale of goods and services na makukonsider na zero rated ay ginagamit para serbisyuhan yung pag-ship abroad ng mga cargoes and passengers from a single port, okay, from the Philippines, papunta doon sa ibang bansa, or kung pupunta man sila sa ibang port sa Philippines, hindi sila bababa doon. Rather, magdadak lang doon yung barko, at this case, magdadak yung barko sa point B to reload another passengers, baka may iba pang pasahero or may iba pang goods na dadalhin sa ibang bansa. Pero yung sakay niya, hindi na galing sa port A, hindi na bababa. Kasi ang baba talaga nila ay sa ibang bansa. Now, ang keyword natin na gustong tandaan dito ay exclusively for international shipping or air transport operations. Letter H, H talaga, sales to persons or entities deemed tax exempt under special law or international agreement such as Asian Development Bank and International Rice Research Institute. Itong letter H is quite similar dun sa letter B. Ang keyword natin is international agreements din. Okay, special laws or international agreements. Now, yan lang yung mga subject sa zero rated sales. Okay, so maikli lang, A, B, C, D, E, F, G, H. So, 8 items lang. Dahil, merong dalawang items na hindi na subject sa zero rated sales na dati ay subject doon. Ito ay yung sale of gold to BSP. If you can recall dun sa discussion natin, exempt transactions andun na yon, dahil ito ay exempt na under train law. At itong mga foreign currency denominated sales, ito ay dating subject sa zero rated. Ngayon ay hindi na subject sa zero rated. And apart dito sa dalawang ito, na hindi na sila subject sa zero rated, meron pang iba, mga ilang-ilang transaction na hindi na rin subject sa zero rated upon the satisfaction of a certain condition, which is ito. Upon the successful establishment and implementation of an enhanced VAT refund system by the DOF, several sales previously recognized as zero rated shall now be subject to 12%. This is under the train law na yun nga sabi, na kapag nagkaroon na ng successful establishment and implementation of an enhanced VAT refund system, yung mga following transactions na sasabihin ko ay hindi na subject sa 0%, rather 12% na. Ito yun. Una, the sale of raw materials or packaging materials to a non-resident buyer for delivery to a resident local export-oriented enterprise to be used in manufacturing, processing,
packing or repacking in the Philippines of the said buyer's goods, paid for in acceptable foreign currency and accounted for in accordance with the rules and regulations of the BSP. Anong ibig sabihin nito? Okay, kapag ka daw tayo ay nagbenta ng raw materials or packaging materials sa isang non-resident buyer na i-deliver for delivery sa isang resident local export-oriented enterprise dito sa Pilipinas at gagamitin nila yon sa manufacturing, processing, packing or repacking in the Philippines. In the Philippines. Kanina, nagbenta tayo, export. Export talaga. Okay? Doon sa ibang bansa, papunta sa ibang bansa. Or, kung hindi naman directly papunta sa ibang bansa, nagbenta tayo doon sa mga shipping companies na magsaservice for international shipping alone. Pero in this case, ang sinasabi dito, magbebenta ka doon sa mga export-oriented enterprise na nasa Pilipinas. Ibig sabihin, gagawin nila dito sa Philippines yung operations nila. Though, yung mga produkto nila ay for export. For export, sila pa lang yung mag-export talaga, hindi ikaw. Next, the sale of raw materials or packaging materials to an export-oriented enterprise whose export sales exceed 70% of the total annual production. Again, export-oriented ang sinasabi, export-oriented enterprise. Hindi ikaw yung nag-export, rather yung pinagbentahan mo yung mag-export ng kanilang benta. Number 3, transactions considered export sales under Executive Order Number 226, otherwise known as the Omnibus Investments Code of 1987 and other special laws. Keyword natin dito is special laws. And considered export sales. Meron tayong word na considered. Mamaya marirealize natin bakit tinawag na considered yan. Number 4, processing, manufacturing, or repacking goods for other persons doing business outside the Philippines, which goods are subsequently exported where the services are paid for in acceptable foreign currency and accounted for in accordance with the rules and regulations of the Banco Central ng Pilipinas. Eto, export-oriented din ang dating. Sabi dito, which goods are subsequently exported. And number 5, services performed by subcontractors and or contractors in processing, converting, or manufacturing goods for an enterprise whose export sales exceed 70% of total annual production. Ayan, we can see na, for an enterprise whose export sales export sales na naman, oriented na naman to, export-oriented entity. Yan, lima lang yon, yung under this condition na yung VAT refund system. Now, sana nagkakaroon ka ng idea. Okay, nagkaroon ka ng idea sa binasa natin. We see na yung zero rated ay exhaustive list nga naman. Pero hindi natin masyadong dinwell yon. Why? Kasi they have similarities. Okay, hindi naman sila tatawaging zero rated kung sabog-sabog yung kanilang concept. So, all those transactions have similarities. And prior the trend though, there are two general types of transactions na subject sa zero rated sales. At yung mga transactions na sinabi natin dito, more importantly, yung una yung subject talaga si zero rated and yung pangalawa yung naging 12% na after satisfying the condition. They are all part, okay, they are all categorized into those two categories, which are ito, yung zero rated sale and effective zero rated sale. Dito sila nakakategorize. Yung zero rated sale, ito yung sinabi natin do sa first part, yung hanggang ngayon zero pa rin. Okay? At yung effective zero rated sale, ito na yung nagbago. Nagkaroon na ng change dahil dun sa condition. So, how come nagkaroon ng zero-rated sale at effective zero-rated sale? Ito yung tatandaan mo. Ang zero-rated sale, bakit meron? Okay? Dahil ang zero-rated sale ay ini-impose doon sa mga export. Mga export. Okay? Pag nag-export, ang ibig sabihin, we are selling to those outside our country.
Okay, nasa labas ng Pilipinas. Yun yung zero rated sale. Yung unang A to H na diniscuss natin, those are considered export. Okay? Export zero rated. Now, meron tayong tinatawag na effective zero rated sale. Ito yung subject doon sa condition kanina na 12% na ngayon. Prior na nga to train law, prior doon sa condition, zero rated, pero ngayon 12% na sila. They are called effective zero rated dahil hindi sila entirely zero rated. Hindi sila makukonsider export dahil they are sale to those entities na export oriented. Hindi ikaw mismo yung nag-export. Sila yung yung pinagbentahan mo, sila yung export oriented, hindi ikaw. Kaya tinawag na effectively zero rated dahil though this is not a direct export, it is indirectly an export. So we see, mabilis lang natin in-identify yung mga transactions kanina dahil pag naintindihan mo yung essence ng transaction na yun, if it is an export, actual export, or an effectively or indirect export, malalaman mo na if it is subject to zero rated sale. Now, sabi nga natin, may kondisyon. Yung nagfo-fall dun sa kondisyon, yung limang transactions, they are the ones under the effective zero rated sale. Meaning, upon satisfaction of that condition, yung VAT refund system na yon, ang natatanging transactions na lang na subject sa zero rated sale ay yung mga export. Okay, mga export, hindi na yung mga indirect export. Kasi sinasabi nga natin, yung mga indirect export yun yung sale sa mga export-oriented entities. Hindi na ngayon. They're considered VATable na subject to 12%. Again, kahit na hindi mo kabisaduhin yung zero-rated sales, tandaan mo lang yung mga keywords. At tandaan mo yung meaning nila. Okay? Na ang ibig sabihin ng mga transactions na A to H na subject sa zero rated sale ay sila ay mga export. Okay? Export sales. At yung mga indirect exports, hindi na siya subject sa zero rated sale. Our biggest takeaway dito sa zero rated sales ay only yung mga export sales ang subject to zero rated VAT. Okay? So, bigyan natin ng example yan. Si Alindog Distilleries. Alindog Distilleries is a Filipino whiskey manufacturer with customer base in and out of the Philippines. It is a VAT registered company and the following have been its transactions for the month of November. VAT not included. Domestic sales, 600,000 pesos. Export sales, 400,000 pesos. Purchases for domestic sales, 200,000 pesos. Purchases for export sales, 100,000 pesos. The sales already include the appropriate excise taxes. Again, yung mga export sales lang ang subject sa zero rated. Yung mga domestic, subject yan sa 12%. Kaya ito, makikita na natin na itong 400 would be 0% at yung 600,000 would be subject to 12%. Now, first, let's compute for the output, okay, sa mga sales. We have the column for domestic and export. Unahin natin yung domestic. We have 600,000 sale dun sa domestic. And then, sabi nga natin that is subject to 12%. So, 600,000 times 12 is equals to 72. Okay, may output siya. Pero, pagpunta dun sa export sale, sabi natin, it has 400,000 peso sale and it is subject to 0% output VAT. Therefore, ang kanyang corresponding output VAT would be, you guess it right, 0. And then, punta naman tayo sa input tax. Sabi, merong 200,000 pesos worth na purchases with regards doon sa sales sa domestic. No? And it is subject to 12% VAT. Kaya 200,000 times 12% is equals to 24,000. So far, aaral naman natin yan, di ba? Now, punta na tayo dito sa input tax for those export sales, di ba? Kasi sineparate ng problem.
So, sabi, meron tayong 100,000 pesos na purchases corresponding the sales of export sales. Now, this would be subject to 0% VAT. Mali, subject to 12% VAT pa rin yan. Kasi, sabi nga natin, yung zero rated sale. So, yung 0% na yun, mag-a-apply lang doon sa export mo. Hindi doon sa mga purchases, para doon sa export mo. Kaya, in this case, ang input VAT natin for this export sale is 100,000 times 12, 12,000 pesos. Yan. So, lagyan natin ang negative yan. And then, ang VAT payable natin for the domestic sale is 48,072 minus 24. While dun naman sa export, we have this what we call a VAT refund. Negative. Kasi mas malaki yung input sa output na 12,000 pesos. Simple lang, di ba? Simple lang yung application ng zero rated. Dahil, instead lang na gagamitin mo 12% doon sa export sales, gagamitin mo lang 0%, pero the rest would be the same. And yun nga lang, magkakaroon ka ng negative or VAT refund sa dulo instead na payable. So, ito payable, di ba? Oops. Ito ay payable. Ito ay tinatawag na VAT refund. Now, the question is, paano gagawin natin dyan sa VAT payable na yan? Or sa VAT refund na yan, itong negative na ito. Ang takeaway natin dyan, when zero rated sales occur, the corresponding input will remain since there is zero output. Okay, tulad nga kanina, merong input pero walang output. In such cases, the outstanding input, yung negative sa ilalim, shall be treated as 1. Offset against output from non-zero rated sales. Number 1 yan, dahil yan muna yung una mong gagawin. Ang ibig sabihin, yung sobrang input VAT doon sa zero rated sales, sa i-charge po muna doon sa VAT payable ng other non-zero rated sales. In this case, meron tayong 48, di ba? Ito, 48 sa domestic sales. Para mawala yung negative na 12,000, ileless natin siya. Okay? Ileless natin siya. Yan, 12,000. Para mag-arrive ka dun sa panibagong or final VAT payable mo, which is 36,000 pesos. Now, in such cases na hindi mo siya pwedeng i-offset doon sa other output mo, okay, ang pwede mong gawin ay claim as a refund. No? So, pwede tayo mag-refund. Or, applied for a tax certificate. Yung tax certificate na yon ay pwede mong gamitin as credit sa other internal revenue taxes. Okay? Or kung hindi naman, pwede mong i-forward sa panibagong period yon. Bali, if this month, nagkaroon ka ng sobrang input VAT, sobra pa dun sa output from non-zero rated sale, pwede mo siyang iparefund, apply as tax certificate for other internal revenue taxes, or dali mo sa susunod na buwan, dun mo i-charge. Yun lang ang zero rated sales. Mag-a-apply ka ng 0% sa mga export sales mo, imbis na 12%. And the rest would be the same, except doon sa kalalabasang VAT payable, dahil instead na payable, more likely na magiging VAT refund yon. And sabi nga natin, if there is a negative VAT payable, which is a refund, ang gagawin mo muna, i-offset mo yung corresponding excess input doon sa zero-rated sale mo doon sa mga non-zero-rated sale. Or kung hindi naman pwede, kung wala kang pag-offsetan, claim mo as refund, a tax certificate, or forwarded to the next period. Pero ang tanong, baka lang naisip mo, bakit ba meron pang zero-rated? Meron namang exempt pa. Ang zero-rated, walang kalalabasang value ng output VAT. Pero yung exempt, ganun din naman, wala rin kalalabasang value. Bakit nga ba magkahiwalay pa sila? Balikan mo yung discussion ng exempt transactions and i-compare mo dito sa zero-rated transactions sa mga exports. Makikita natin na categorized yung mga bumibili or yung buyers nung doon sa transaction na yon. Going doon sa exempt transactions,
hindi siya export eh, domestic lang. And more likely na yung mga buyers ng product na yon, ng mga exempt transactions na yon, are end users na. Ibig sabihin sila na yung nagko-consume ng produkto, sila na yung gumagamit. And they are not using it for business purposes, rather personal purposes. Halimbawa, sabi nga natin yung sa agricultural marine food products, di ba, na ano siya, exempt transaction siya. Kasi nga, ang assumption, yung mga pangkaraniwang Pilipino, pupunta sa palengke, panguulam. Hindi na natin papatungan ng bat para hindi na mabigat kasi for consumption naman ng mga tao. And same goes dun sa pagbebenta ng real properties within sa threshold kasi magiging tahanan na nga naman nila yon. And as their dwelling, we are giving the benefit, no, na hindi na sila mag-impose ng VAT. So we can see na yung VAT exempt transactions ay more into the sales to end users within the Philippines sa mga consumer na. Well, the opposite is true with regards to zero rated. Dahil sa zero rated, nag-export tayo eh. Pero not necessarily na sa consumer sa ibang bansa. Dahil yung mga nag-export naman na yan, mga negosyo din. Diba? So, hindi naman magbibili yung mga taga-ibang bansa ng paisa-isa galing sa Pilipinas. Eh, yung mga nag-export na yan, negosyo. So, yung sale is not sa end user. Hindi sa end user, rather sa mga negosyo pa rin. So that's one difference, no? Again, sa exempt transactions, ang sale sa mga end user dito sa Pilipinas. Tapos sa zero rated, sale doon sa mga negosyo. Okay, doon nga lang sa ibang bansa, sa mga, kasi export 'yun, 'di ba? Another thing is ito. Okay? So, sabi natin, halimbawa, si A ay isang VAT registered entity. Bibili siya. Magre-recognition ng input. Diba? And magbebenta siya, magre-recognize siya ng output. And si B, halimbawa siya yung bumili dun kay A, yung item na binili niya, magre-recognize siya ng input, right? Meron kasing two views dito eh. Una, ito. Diba? Ito, yan. So, ang premise dito, kapag ka ikaw ay laging may input, dapat meron kang output. Diba? Kasi remember na nagre-record lang naman ng input ay mga VAT registered. And VAT registered ka dahil you are engaged in trade or business, all blessed GS, in the course of trade or business, right? So, you're supposed to sell it. Dapat mong ibenta. Diba? So, unang premise dyan, pagka ikaw ay may input, dapat meron kang output. Pangalawa, kapag ka ikaw ay may output, at binenta mo yon sa isang negosyo, isang transaction lang yon, di ba? Isang transaction lang yon. Ito yung item na yon. Yan, item. Pero, yung VAT na binayaran ni B kay A is relative. Kay B, that is input. Kay A, that is output. Kasi na-receive niya, no? So, though isang transaction lang, there is two sides. May output, okay? May output doon kay seller and may input para kay buyer. So, dalawang point of view na yan, no? Since A and B are both businesses and they are both businesses and but registered, they are supposed to file their input and output. Diba? Kaya nga tayo nakapag-compute ng VAT payable, eh. And dun sa administrative provisions, titignan natin kung paano ba mag-file niyan. Pero, ang alam natin, so far, syempre yan, ipa-file mo sa BIR. Ibig sabihin, kung magkano yung output na ito, pag pinail ni Bian, bangga. Diba? Ibig sabihin, kapag kasi A naglabas, ay meron siyang output. Oh, nagbenta siya, naglabas siya ng produkto, nagbenta siya. Nire-record siyang output. Same goes with dun sa bumili. Kung sino man yun, kung si B man yun or hindi. Meron siyang i-record na input. Ibig sabihin, there is always an output or input for a specific transaction. May halaga. May halaga yung output. Kaya may halaga din yung input. Hindi pwede halimbawa na nag-record si ito si A ng output niyang 12. Diba? Nung binenta niya. Tapos si B,
Wala siyang nirecord. Hindi pwede yon. Kung may halaga ito, kung may halaga dito, dapat yung corresponding transaction nun may halaga din. Dapat ito ay 12 din, hindi yan 0. Now, dyan lumalabas yung essence ng sa zero rated. You see, kapag ka zero rated, nagbebenta ka sa isang overseas company, no? Overseas entity. Hindi yan taga Pilipinas, export nga eh. So, ang operations nila nasa ibang bansa. Yung operations nila nasa ibang bansa. Therefore, they are under the jurisdiction of a separate agency. Halimbawa, sa Amerika, yung mga negosyo doon ay under ng IRS, Internal Revenue Service. Hindi na subject sa BIR yon dahil ang BIR ay pang Pilipinas lang. Now, if they purchased with an input path, papile nila doon sa ibang bansa, hindi yan tatanggapin doon. Bakit nila tatanggapin? Eh, under ng VAT system ng Pilipinas yung input VAT na yun. Hindi naman under ng VAT system ng Amerika yon. Right? So, kaya tayo merong zero rated dahil in the first place, kung ire-record man ni Bion as an export, okay, as an entity outside the Philippines, kahit magbayad man siya, hindi niya naman ire-record yun as input VAT. Diba? Hindi niya ire-record as input but dahil hindi nga siya tiga Pilipinas at hindi naman ire-recognize sa ibang bansa. Kaya, hindi natin papatungan ng halaga ng VAT yung sales sa kanila. Kaya meron tayong zero rated. Sabi nga natin, diba? Kung si B ay sa ibang bansa, yung kung magpapatong ka ng 12 dito, magpapatong ka ng 12 dito, hindi niya naman yan ipafile sa Philippines. Ibig sabihin, floating ito. Asan yung kaakibat na input niyan? Eh yun nga, hindi nga siya makikita dahil si BI nasa ibang bansa. Hindi niya yan ipafile sa Pilipinas. Kaya, nagkaroon tayo ng zero rated dahil since wala namang ipafile si B dito sa Pilipinas, okay, wala siya pa-file, huwag mo na lang siyang singilin. Imbis na 12, zero na lang. Zero. So, though walang ni-record or walang final na input, okay, yes, walang final na input kasi hindi naman nag-file dito eh. Pero sabi nga natin, yung halaga yung tinitignan eh. Okay, hindi yung pagpa-file, kundi yung halaga. At least dito, in this case, yes, nag-record ka ng output mo, rather, but it is zero. No? Zero. So, kahit na walang mag-record ng input nyan, hindi naman kasi magre-record si B kasi taga-ibang bansa siya. At least, hindi ito floating. Diba? Hindi yan nakalutang. Walang missing na, quote-unquote, missing na input. That is the meaning of zero rated. Dahil, kung sisingilin mo siya, may nakalutang na output sa atin, eh yung input dapat present din yan na ipafile sa Pilipinas. Pero hindi mo nga siya mapafile kasi hindi siya magpafile dito. Right? Kaya, huwag mo na lang singilin siya. Huwag mo na lang siya singilin ng output VAT kaya 0% yung i-charge mo para walang floating or walang missing na partner yung value na yon. Now, kung isipin mo, di ba gusto ng government na laging mas malaki yung makukuha ng buwis? Imagine, di ba? So dito, buwis maningil ka ng 12. Sabihin natin maningil ka pa rin ng 12. At hayaan mo na lang na walang ka, ano yan, ka corresponding na input. Kasi nga, taga-ibang bansa naman yung bumili. So, at least may makukolekta yung government na output na 12, hindi 0. Bakit kaya hindi na lang ganun? Siyempre, ini-encourage din natin yung international harmony. Okay? And yung mas magandang supply chain, global supply chain. Pagka pinatungan mo pa yun ng 12%, hindi naman ire-record ni B. Ano lang yan, erang excess cost lang nila yan, unnecessary cost sa kanila. Inventoryable cost nila yan, 12 na yan, hindi naman nila mapapile on their country. Eh malamang kapag ka ganun, hindi nabibili yan dito, hahanap na lang ng ibang mabibilan kasi pinatungan mo pa eh. Hindi na lang pinatungan para magkaroon ng mas magandang relationship yung mga countries. Kaya 0%.
Now, may isip mo, sir, yun lang pala yung essence. Ayaw mo silang singilin kasi hindi naman sila magpapail dito sa Pilipinas dahil hindi sila under ng jurisdiction ng BIR. Eh, bakit hindi mo na lang ipasok as exempt yan? Bakit hindi na lang nila gawing exempt yan? Ginawa pang zero rated. Dito na papasok itong second point of view. Kung yung una, sabi natin, yung isang transaction, dapat may yung corresponding na halaga ng output would be the same dun sa corresponding na halaga ng input na ipafile. Kaya ginawa mo na lang zero dito sa output dahil wala namang ipafile yung bumili na export-oriented, di ba? Zero pareho. So, check tayo dyan. Kapag ginawa mong exempto, yung zero niyan magiging none na yan. Okay, none, hindi zero. Okay? Dito pumapasok yung difference ng exempt transaction sa zero rated. Sa zero rated, sinasabi natin na may output VAT. Wala nga lang halaga kasi zero. Pero may output VAT pa rin. Okay? Sa exempt transactions, yun yung walang output VAT. Kasi kahit zero, walang halaga yun. Kasi hindi mo nga siya lalagyan in the first place. Okay? So, laging tandaan yun. Ang difference ng zero rated sa exempt, ang zero rated may output VAT pa rin. Wala lang halaga. Zero. Pero sa VAT exempt, none. Wala talagang output VAT in the first place. Kahit zero, wala. And the fact na pag naging none ito, okay, kapag naging none yan, babaliin yan. Ito. Babaliin yan yung rule na to. Okay? Sabi nga natin, dito sa rule na to, ang isang entity, pag bumili siya, may input. Pag nagbenta siya, may output. Regardless ng halaga kung magkano yun. And more likely naman kasi mas malaking output sa input. Basta pagka meron kang input, ibibenta mo yun, may output. Kaya hindi na siya masusunod kapag ka ginawa mong exempt yan. Diba? Kasi existing pa rin yung input mo eh. And unlike doon sa exempt transaction, sabi nga natin, ito, imbis na maging creditable yan, nagiging expense. E sa zero rated, hindi siya ine-expense, ino-offset pa nga rin siya. Tulad sa example natin kanina, kahit zero yung output mo, biniles pa rin natin yung input mo. Kaya siya naging negative. Kaya hindi mo pwedeng gawing exempt yan dahil pag ginawa mo exempt, mababali na yung rule na dapat may input, may output. Okay? Unless, gagawin mo ring expense to, mawala na lang essence yung pagiging zero rated niya. Kasi pag ginawa mong expense to, at ginawa mong none to, hindi na zero, exempt na yun. Wala nang zero rated. I understand, medyo makomplikado yung explanation kung bakit may zero rated. Now, inverse relationship dun sa gano'n niya kadali i-apply, mahirap intindihan the reason why. Basta tandaan mo na lang, kung medyo nalilito ka pa, ay yung zero rated meron yan dahil hindi naman ire-record sa Philippines nung bumili yung kanilang VAT na bibilhin. Yung VAT dun sa kanilang binili. Dahil hindi nga sila tiga Pilipinas. Now, alam mo na yung tatlong klase ng transactions with regards to VAT. The taxable, subject 12%, the exempt, yung walang output VAT, and yung zero rated, yung may output VAT, pero walang value, zero. Okay, walang halaga. Now, pag samasamahin natin yung tatlong yon dito sa isang small example, Don Homer Donuts. Don Homer Donuts is a multi-venture VAT entity. It has the following transactions for the month of December. VAT sales 300,000, exempt sales 50,000 pesos, zero rated sales 150,000 pesos. And yung lahat ng kanyang sales na ito ay na-produce gamit yung purchases niya worth 200,000 pesos. Now, let's compute. Compute muna natin yung kanilang output. Okay, output per kinds of sale. Una, compute muna natin yung VAT. So, there are 300,000 pesos worth of sale. And this is subject to 12%. Kaya ang kanyang corresponding VAT would be, output VAT is 36,000 pesos. Now, sa exempt naman, there are 50,000 pesos worth of VAT exempt sales. And ang kanyang output VAT would be none. None, hindi zero. Okay?
And sa huli, zero rated, there are 150,000 pesos worth of sale with a VAT rate of 0% with a output VAT of 0. Okay? 0, hindi none. 0. Now, punta na tayo sa input. Ayun yung problema. Sabi, 200,000 pesos. So, kumpitin muna natin input noon. 12% lang naman yon. Ang total input niya is 24,000 pesos. Ngayon, itong 24,000 pesos to, since hindi pa broken down, i-proportionate natin dun sa mga sales. So, yung total sales is 500,000 pesos. So, we will proportionate the input to the different kinds of sales depende dun sa kanilang value. Kaya dun sa VATable sales, so 300 divided by 500, that is 60%, times yung 24,000 na input VAT, kaya ang input VAT for the VATable sales is 14,400. Now, sa VAT exempt naman, 50 divided by 500 times 24,000, that is 10%. So, ang input VAT sa VAT exempt sales is 2,400. And for the zero rated, that is 150 over 500, so 30% times 24,000. So, magkano yan? 7,200 ang input para sa zero rated sales. Now, i-subtract na natin yung sa VAT. Ang kanyang VAT payable is 21,600. Sa exempt naman, since wala kang pagsusubtractan, 2,4 yan. Yan, negative 2,4. And dito sa zero rated, wala rin. So, negative 7,2. Ang sabi nga natin, kapag ka exempt sales, yung corresponding input para dun sa sale na yon would be expense. No? So, papasok sa expense yung 2,4 para sa VAT exempt. Pero, sa zero rated, the 7,2 would be subtracted dito, no? Yan, to arrive at your final VAT payable, which is 21.6 minus 7,2, 14,400. Yan. So, our key takeaways for this problem of Don Homer is, when input VAT cannot be specifically identified to different kinds of sales, it shall be prorated. Tulad ng ginawa natin, no? Prorated. And input VAT from exempt sales are treated as expense, not input tax credit. Okay? So, inulit lang natin yan. While dun sa zero rated, it should be offset against dun sa output ng or VAT payable ng non-zero rated. Could be claimed as a tax refund, tax certificate, or carry forward to the next period.